Brad, ay isang magandang araw muli. Panibago tayong gagawin sa sasakyan. CRB. Yeah. Starter ang diferensya. Hirap siyang umikot, lalo pagka mainit na ang makina. Kaya ang gagawin natin ay mapaklasin natin ang starter. Ito po yan. Medyo ano to? Medyo napakahirap paklasin. Ayun po dahil. Nakasuot lang yun. Medyo mahirap po paklasin ito. Okay. Starter ang ating papaklasin pero napakarami tayong kakalasin. Ayun mga kabrad, ito pala ay galing pa ng San Mateo Rizal. Medyo malayo-layo ang pinanggalingan nito. Ito ay sobrang init pa ng makina. Pero akin ang tsatsagain. Ayan. Tsatsagain na natin baklasin. Mahirap kasi itong dukutin doon sa ilalim. Kalasin natin itong hose. Ayan. Nakasuot yan doon. Ito po ay tinatanggal itong cover na ito. Bali, limang tornilyo ito. Lumos. Maraming kinakalas pagka tayo nagbabaklas ng gantong klaseng starter. Okay. Ayan o. Bali, dalawang hose na lang ang ating bubuksan. Tatanggalin pala. Sobrang init pa ng makina. Medyo napakahirap baklasin ng gantong klaseng pag nagbabaklas ng starter. Pagka gantong model ng CRB, medyo masalimuot. Kailangan ilabas natin ito. Ganito yung negative ni Bura is just one lead na maghapon ako.
Okay, matatanggal na rin natin. Medyo masalimuot, baklasin ang starter ng CRB, mga lumang modelo. Starter lang po ang babaklasin dito. Napakarami nating binaklas na pyesa at mga sakit. Okay mga kabrad, nakalas na natin. Naawang Diyos. Yan, ito na po yung starter niya. Yan, atin na pong ilalabas. Okay, ito na, nakalas na rin natin. Napakahirap pagbaklas ng starter ng CRB. Ito na, sa wakas, napakarami natin tinanggal, oh. Okay, atin ang bubuksan. Okay, ito yung itsura ng kanyang starter, mga kabrad. Ayan, oh. Okay, chichikin natin kung bakit ito ay hirap umikot pagka mainit ng makina. Okay, tanggalin po natin itong dalawang tornilyo sa ibabaw. Blas na nga dito. Napakahirap baklasin mga kabrad. Sobra. Oblasan mo. Okay, bubuksan natin niya. Sa mga beginners na electrician, pagkaganto po ang pagka Honda CRV po ang inyong babaklasin, medyo mahirap pong baklasin ang starter. Kaya po ng pagtanggal ko ng starter na ito, napakarami pong binaklas bago natin makuha ang starter. Napakadumi. Iyan. Sobra. Bali loose connection lang ito mga kabrad. Pag nakita nyo yung AA pulang-pula na, yan po ay hinihinangan. Yan, hinihinangan lang po natin ito. Kasi pag mainit na, sobrang init na ng makina, hirap po itong umikop. Uugup-ugup, akala mo'y lubat. Ayan lang po ang ating gagawin. Hihinangan natin yan at saka lilinisin muna natin. Ito po yung itsura ng starter ng Honda CRV. Yan. Bulubulutas. Yan, may tatlong granahe. Papapapapas natin lahat. Ayan, ayan na lahat. Binaklas na natin lahat ang starter. Ayan. Ayan na po ang itsura ng starter ng Honda CRV. Ayan mga kabrad, bago natin linisin tong starter na aking kinalas, shoutout muna kay John Canoy. Shoutout po sa iyo. Kay Nok Nok, shoutout po sa iyo. Nok Nok. At saka kay Annie Beltran. Yeah, at saka kay Robert Arcilla, shoutout po sa inyong dalawa. Jimmy TV. Kay Jus Renato Valdez, shoutout po sa iyo. Shirley Beats. Hi, I'm Kin. Shoutout po sa iyo. Norbert Umali. Juanito de la Cruz ng Cabio Nevesia, shoutout po sa iyo. Delpino Family, Luzon, Bisaya at Mindanao, shoutout po sa inyong lahat, sa mga kamag-anak ko dyan sa Mindanao, sa Bisaya at Luzon, yan. At kay Junero Castor, yan. At kay Junel Castor, shoutout po sa iyo, yan. Sana ay magpakataba ka. Magpakataba. Okay, balik tayo sa trabaho. Ito na ang starter, atin ang huhugasan. Okay, ito na. Lilinisin na natin itong starter na ito. Sa paglilinis po, gasolina po ang ating gagamitin para po ay madali siyang matuyo. Yan.
Kita nyo naman ang nangingintab ang starter. Gagawin nating puging-pugi ang starter na ito. Medyo napakadumi ng starter, kaya ngayon, eto siya ngayon. Babalik natin siyang puging-pugi. Para makita ng ating suki na kanyang starter ay parang brand new. Ito nga pala ko ay ano, galing pa ng San Mateo Rizal ang ating customer ngayon. Video na padayo siya sa atin dito sa Naik. Video na naiyak-iyak nga lang ang langit. Ayan na po, kita nyo naman, poging-pogi na. Ayun mga kabrad, bali ito ang naging diferensya. Lusaw na lusaw siya. Isa ito sa dahilan ng paghina ng ikot ng starter. Paro lalo na pagka long drive, yung malayo ng tinakbo pag pinatay mo at in-start mo uli, ito pa'y uugok-ugok lang, gumaganon lang, akala mo ay lubat. Yan po ay nililinis lang. Yan, dinis natin. Ayan, nililinis lang po yan, ang hapit na hapit. Ito yung tinatawag na armature. Ayan, liit lang siya, oh. Kailangan po linisin ng ayos ito para kumapit yung tingga. Sa katagalan po kasi nabitaw yung pinaka ano dyan, naglulusconnect yung pinaka rewind nya, nahihirapan pong umistart pagka mainit na ang makina. Okay, ayan, nalinis na natin. Pwede na natin siyang hinangan. Kainitin mo muna. Bago natin hinangan, bago po natin hinangan, lalagyan muna natin ng soldering paste. Hindi po didikit ang tingga pagka wala pong soldering paste. Yeah. Lumang modelo yung CRB na ating pinagbaklasan ng starter nito. Medyo mahirap baklasin ang kanyang starter. Pawisan ako ng gusto eh. Sa paghihinang naman po nito, huwag po masyadong marami ang ilalagay natin tingga. Kainaman lang, katamtaman lang. Yan, kung inyong napapansin, yan. Hindi po masyadong marami yung tingga. Dapat kunti lang po ang ating ilalagay. Kailangan po sa paghihinang niyan, titingnan nyo. Minsan po, paghihinang natin ay nagsusurtage, nagdidikit yung dalawang magkadikit na coil. Kailangan po ay walang nagdidikit na coil sa paghihinang. Pag nagkaganon po, ayan ay shortage, garal-galang ikot ng ating starter. Ayan, tapos natin hinangan. Napakasimple at napakadali lang po hinangan yan. Naging difference sa busing, loose connect siya. Kaya pag mainit na, hirap siyang umandar. Ngayon, kaya ako kayo inantay. Kasi, namumroblema ako. Hindi ko alam kung paano ko to ibabalik. Okay, simbolin natin. Sige po. Okay mga kabarad, akin ang ibabalik itong
starter na aking ginawa at pinababaklas. Lagyan natin ng kaperasong kurasa doon. At saka dito, yan. Lalagay natin itong kanyang yolk kung tawagin. Huwag po kayong magkakamaling maglagay nito kasi ito po ay plastic, malambot lang na klase. Okay, simbolin natin. Ganyan po yan. Pag nakita nyo ito at ito ay nasa ibabaw din, yes, ganyan lang yan mga kabrad. May guide nga pala yan doon sa ilalim. Kailangan ay nakatama din yan doon sa guide doon sa ilalim din. Yan. Ayan, hindi napihit oh. Meron yan tatlong granay sa ibabaw. Yan. Lalagyan din natin ng kunting graza. Yan, okay. Lalagyan natin ng kunting graza. Meron yan ditong pinakataklob sa ibabaw. May guide din po yan dyan. Kailangan ay nakasentro rin dito sa guide dito sa ilalim. Ayan oh. Okay. Saka natin lalagay itong armature kung tawagin. Sunod, itong field coil at carbon holder. Ayaw na sana ako kumbos eh. Gawa ng mahirap tanggalin. Ba't hindi niya sinukuhan ng kaya na? Ay, pag ako po ay nasuko, dalawang paa ang nakataas, hindi dalawang kamay. Okay, babalik natin itong taklo. Ito po ay ilagyan natin ng kapirasong grasa. Huwag po nating damihan. Pagka marami po ang grasa ang nilagay natin dyan, pagka nilagay natin taklob, naputok-putong ibabaw. Hindi makalabas yung pressure. Kaya kailangan konti lang. Gapapil. Kaya lang pitong padang kapal. Yung bang gapapil, boss? Okay. Kanina po ay wasak-wasak. Ngayon eh... Ito na. Hindi ko masakit, ha? Kaya pala po pag tuminit na tabakbo, pag namatay, hirap na pa. Oo, hirap na hirap na. Okay, ito naman ang next nating lalagay. Ito yung pinaka-solenoid niya. Titinan natin maigi itong guide na ito. Huwag nating ipapasok ng nakaganyan. Kailangan ay diretso natin ito. Yan. Yan. Titingnan natin kung nalaro yung ilalim. Ayan o. Oh. Kitang-kita nyo, nagre-release yan o. Oh. Okay, ganito lang po nagtitesting yan. Negative tong nasa kaliwa ko, positive naman tong nasa kanan. Okay, papasipain naman, ganito lang po yan. Bingo. Okay mga kabrad, natesting ko na. Ibabalik ko na ulit ito. Medyo napakahirap ibalik. Pero nagsabi naman sa akin yung may-ari, tutulong siya sa pagbalik ng starter na ito. Ganto lang po yan. Kakalasin ito. Uunahin natin tong solenoid dahil ito po ay napakahirap ilagay pagka na-tornillo natin ng starter. Yan. Kailangan nakabao na yan dyan. Yan. Saka natin ilagay itong starter. Yan. Bago natin higpitan yung ilalim, ito muna ilagay nating babaw. Parang bago starter mo po, ano? Nalinis eh.
Hindi ko lang po ano. Hindi, nung nalinis oh, parang bago oh. Ah, oo. Oh. Pinakintab na pa eh. Parang bago siya ulit. Ganun ako boss pagka ano. Kailangan hugasan ng gas. Kaya napanood ko yung isang ano niya, yung vlog niya. Ah. May naglinis siya ng kudo. Hey. Please matuyo ang gasolina po. Oh, hindi pwede diesel ilagay dito. Masisira yung starter mo. Okay. Pwede ko nang final. Wala na. Ayong mga kamarad, naikabit ko na yung ano. Naikabit ko na yung starter. At yan ang ibabalik itong ito, hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Okay. Hindi ko alam kung paano ko ito nahugot kanina. Paano ko ngayon ibabalik ito? Ayaw mga kamarad, ah, ito na, ibabalik ko na ito. Kailangan nito ay tayo ay medyo relax lang pag nagbabalik nito. Ayan. Ganda lang po yan. Iyayapos-yaposin natin para siya mabait. Okay, sige. Buba ka na doon. Yun. Sinasabi ko. Okay mga kaprad, tips lang at kunting kalaman kung paano baklasin ang starter ng gantong klaseng sasakyan, CRB. Tatlong tornilyo rito. Sa mga beginners na electrician, pag upo ko yan, nagkalas ng gantong klaseng starter ng CRB, tsagain nyo po. Ingatan nyo lang po yung mga ano rito, mga tubo yan na maputol kasi malulutong na po ang mga ano nito, mga tubong plastic. Tiyagain nyo. Pagka wala kayong tiyaga, ay wala kayong nilaga. Ayan, ganyan lang kasimple. Akala nyo, imposible yung makakalas, pero madali lang po. Madali lang baklasin ang gantong klaseng starter ng Honda CR-V. Natin yung tubo yung hose dito. Yun. Okay, kailangan na nakapasok maigi ang hose yan, sa kantin dalagay tundak. Naikabit natin yung mga hose. Dito naman tayo sa isang hose na ito. Ito po ay pag nakalagay, pag hindi po ito nakalagay, wala pong minor ang ating sasakyan. Okay, nailock na natin. Dito naman tayo sa idler.
Nakabaon po yun dito sa tubo. Huwag po natin kalimutang isaksak ito. Nakasaksak po yan doon sa tubo doon. Ayan. Sa mga beginners, ayan, para sa inyo po ito. Ayan. At meron din nakasalpak na hose dito. Okay. Saka natin ilalagay itong kanyang tornilyo. Starter lang po kinalas natin dito, pero ang tornilyong binaklas at ibinalik ay napagkadami. Okay, ay kabit na rin natin yan. Ditong guma na nakalagay, dalawa foam pala. Ayan. Ayan, okay. Dito naman tayo. Ibabalik na lahat natin. Ito naman tayo sa lock. Kailangan po natin paklasin ito dahil sa masikip po. Hindi natin maigagalaw ito. May adjustment ito. Kailangan ay nakataas. Yan, para naglalak yung pinakalak dito sa babaw. Okay, tapos na tayo dyan. Dito naman tayo. Okay. Ikukunik natin yung mga socket nya. Kailangan po walang natitirang hindi nakasalpak. Yan. Okay, nakasal natin yung apat na socket dyan. Okay, ito naman ay di yan. Okay. Dito naman tayo sa okay, naikabit na natin yung mga socket. Chichikin natin. Final, itong mga tornilyo. Okay na. Next, nailalagay natin itong panghuli. Yan. Okay, kabitan natin ang battery. Okay, pwede natin ikabit ang battery. Atin lang titistingin kung tagumpay yung ating
paggawa ng starter. Boss, paki-try na ho. Ayo mga kaplad, titestingin na. Wala, napakabilis. Yung mga kabrad, napakabilis ng umandar. Chinichi ko lang kung may natakas na tubig. Wala naman. Para napakabilis po siya, no? Bilis ng tipa niya eh. Yung mga kabrad, tapos na tayo mga kalas at pagkabit ng starter. Tips lang at kunting kaalaman kung paano kalasin ang isang starter ng Honda CR-V at kung saan natin padadaanin. Ito po, ngayon lang nakalas. Ngayon lang, kanina lang pala nakalas. Ayun mga brad, ito nga pala yung dayo pa. Galing ng San Mateo Rizal. Isa rin po sa ating taga-subaybay ng aking YouTube channel. Yan. Ayun mga brad, tapos na tayo. Video pagod na, hapon na. Thanks for watching.